Umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Ito po ang inyong abang lingkod, no? Brother Romelie Palma ng katotohanan at pag-usapan. At nakalive po tayo ngayon dito sa ating Facebook account, Brother Romelie Palma. Naglive po tayo mga kapatid dahil bago mag-start po mga kapatid ang ating collaboration program with the team Punto Por Punto, tayo pong umuna ngayon mga kapatid ay magkakaroon, no, ng maikling pag-uusap, no, patungkol po sa napakagandang ebanghelyo po natin sa pagkakataong ito. Sapagkat ang ebanghelyo po natin ngayon ay tumutukoy po mga kapatid, no, sa katotohanan na kung saan ay marami po sa mga kaibigan natin, no, mga kaibayo sa pananampalataya natin, that they are keep on believing na Bible is enough. No, Bible is the full authority. No, Bible is the whole truth. No, lahat ay nasusulat sa Bible. Yan. So, yan po ang palaging sinasabi ng mga ano natin, no, mga kapatid natin sa o mga kaibigan natin, mga kapatid sa kaibayo sa pananampalataya. Well, sa pagkakataong ito po, titingnan natin yung napakagandang sinabi dito sa Ebanghelyo. This is the gospel for this night po mga kapatid. This day I mean. So, sa gospel pala natin ngayon, dito po maliliwanagan po tayo na hindi lahat ay kayang sagutin ng Bible alone. No? Hindi lahat ay kayang masolusyonan through the Bible only. Now, there's big reality po mga kapatid na ang Biblia po ay hindi sapat, no? Hindi ito sapat kapag ikaw ay you're always relying on the Bible only. You don't even cite the history, the reality that also happened. Ito po mga kapatid, dahil ang ebanghelyo natin ay kinuha po kay San Juan, Kapitulo 21, at ang talatang ito po ay 20 hanggang sa 25. Ito po ang nasusulat mga kapatid. Lumingon si Pedro at nakita niyang kasunod niya ang alagad na minamahal ni Jesus. Ang siyang humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, "Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?" Nang makita siya ni Pedro ay tinanong nito si Jesus, "Panginoon, paano po naman ang taong ito?" Sumagot si Jesus, "Kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin." Kumalat sa mga mananampalataya ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Ngunit hindi naman sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Siya ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming totoo ang kanyang pahayag. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat tungkol dito. Mga kapatid, ang ebanghelyo po ng ating Panginoon, pinupura ka namin Panginoong Jesucristo. Na kaya nga, no, not everything is written in the Bible. Hindi lahat nasusulat o nakasulat mismo sa Biblia. Dahil kahit mismo sa Juan 21:25, sinasabi na inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat tungkol dito. So klaro po yan mga kapatid na hindi talaga enough na mag-rely po tayo sa Biblia lamang. Dahil marami pong mga pangyayari po sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, sa buhay ng mga apostoles na hindi po nasulat sa Biblia. Ito ay klarong-klaro po na nabasa natin dito sa Bible. Hindi po detailed, no? Hindi po detailed ang
nababasa po natin sa Biblia na kung saan lahat ay nandoon na. Hindi po yan detailed. Kaya nga, ang klaro pong sinasabi din ng Biblia para mas madali tayo mga kapatid na makaunawa ng buong katotohanan, hindi yung half-truth. Kasi tama naman talaga, no? Yung other sect, no? Ibang religion, ibang sekta ng pananampalataya, may katotohanan naman po talaga doon dahil they are using the truth in the Bible. Pero ang katotohanan, hindi po full. It is half-truth. Kalahating katotohanan, kalahating pagkakamali o kasinungalingan po yan, mga kapatid. Kaya nga merong dapat nating tingnan saan ba makukuha o makikita ang tinatawag nating whole truth o buong katotohanan. It's very clear po, mga kapatid, na ang buong katotohanan o whole truth ay makikita po yan sa atin mismong simbahan, na kung saan ang simbahang iyan ay itinatag ng walang iba kundi yung ating Panginoong Hesukristo. Bakit ko po nasasabi yan, mga kapatid? Dahil yan po ang ipinapakita po sa atin of our friend there, no, in other sects, in other religion, are keep on believing na Bible is enough to believe for everything. Wow! Grabe! Hindi po yan enough, mga kapatid. Sa binasa po natin, John 21 verse 25, hindi lahat nasulat sa Biblia. Hindi lahat, kaya yan yung realidad. Kaya nga, para mas lalo nating maunawaan ang buong katotohanan, eto ang sabi ni San Pablo kay Santo Timoteo sa 1 Timoteo 3.15. Basahin po natin yan, mga kapatid. Upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. So, iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Ano po itong iglesia? Alam po natin, mga kapatid, sa mga talagang may alam, pag sinabi natin iglesia, it is referred to the church. So, ibig sabihin, ang totoo talaga na haligi at saligan ng katotohanan is not the Bible itself. Rather, it is the church itself. Ang haligi at saligan po ng katotohanan, ang simbahan. Yan po ang napakaklarong sinabi po ni San Pablo kay Santo Timoteo. Kaya hindi po tayo dapat na maniwala na como some of the pastors are keep on using the Bible, citing the chapter and a verse in the Bible, and they are in the whole truth. Pwede po silang nasa truth, pero half-truth. Hindi po buong katotohanan yun, mga kapatid. Dahil ang napakaklaro po dito na nakita po natin sa John 21:25, hindi lahat ay nasulat. Kasi kapag sinulat lahat, sigurado, panigurado, no? Sa akala daw no, ni St. John the Evangelist, ay hindi magkakasya kahit isulat sa buong mundo. Kaya hindi po pwedeng paniwalaan na Bible alone is the liable, no? Hindi po reliable ang Bible alone. Hindi po siya concrete, mga kapatid, no? It can help us, yes, but no, it cannot base on the whole truth. Hindi po, mga kapatid, kasi mamamali po talaga tayo. Marami pang mga bagay na hindi naisulat, hindi po nabasa sa Biblia. But, matututuo po yun, mga kapatid, katotohanan po yun. Yeah, shout out po dyan sa ating mga viewers ngayon, no, sa aking pong asawa na naka-tune in din. Si aking pinsa, no, si Lynn Palma Blado, yan si Inday Nanalin, yan. Si Jonalyn Abog, shout out dyan kay Cherry Tijero Sumanting, yan. Shout out po, no, sa nakatutok at nakasubaybay ngayon sa ating live. Yan po, mga kapatid. Kaya nga, kailangan talaga na mapagnilayan po natin at mapag-usapan talaga natin, mga kapatid, ang kaimportante ng pag-imbestiga sa tunay at sa peke. Kasi marami ang nagsasabi na sila yung dapat paniwalaan dahil sila ay gumagamit daw ng salita ng Diyos. They are keep on believing in themselves na totoo sila dahil nag-cite sila ng chapter and verse sa Bible. Pero mga kapatid, mag-ingat po tayo sa mga tao na palaging
defense mechanism ay salita ng Diyos naman daw ang ginagamit nila. Salita nga ba ng Diyos? O baka ginagamit lamang ang salita ng Diyos para sa half-truth na ibibigay? Alalahanin po natin, mga kapatid, kahit si Satanas man ay mag-o-offer yan, 99% truth, 99% na yan, katotohanan, 1% is lie, and that lie is the virus. No? Yan yung pwede pong makapatay sa sino man na maniwala dyan. 99% truth, pero ang 1% ay virus. Ibig sabihin, matutumba ka talaga dyan. Kaya nga, mga kapatid, no? Hindi basihan na komo na site, no? Nasitas naman po sa Biblia, tama na yun, tamang basihan na yun, no? Hindi po ganoon. Kasi marami po talaga, mga kapatid, ang hindi talaga nasulat. Marami. Kaya nga, it's very impossible talaga, mga kapatid, na maniwala tayo na sa Biblia lamang, no? Kaya nga meron tayong mga references, church history, my tradition of the church, my magisterium. Ito kasi, no, binasa ko na kanina sa unang Timoteo 3.15 na yun ang basihan ng ang buong katotohanan ay wala sa Biblia, no? Kasi sinasabi sa Ebanghelyo natin ngayon sa 20:1-25 na hindi lahat nasulat. Yan po, mga kapatid. Sana po ay kahiligan na po natin, umahalin din po natin ang pag-aaral ng ating pananampalataya upang hindi po tayo lubos na madaya at tayo po ay makaunawa. Dahil sinasabi din po ng Catechism of the Catholic Church natin, 1285, na tayo pong mga Katoliko, specifically those who receive the sacrament of confirmation. Makinig po, sa lahat ng nakatanggap na po ng sacrament of confirmation, listen very carefully. Yan. Kung naka-receive ka na po ng sacrament of confirmation, meaning to say, dapat alam mo po, no? In 1285 ng Catechism of the Catholic Church, alam mo po that you are bound, perfectly bound, no? Na to defend the faith by word and deed. So dapat talaga alam natin paano natin madedepensahan by word and deed ng ating pananampalataya if we are locked of understanding and knowledge of our Catholic doctrine. Alright, so yan po, mga kapatid, no? Palagi po nating tatandaan talaga, no? Kung totoo at tunay tayong Katoliko, dapat hindi lang tayo sacramentalize, dapat also we are evangelized, no? Good evening, bro Romel. May katalakayan akong iglesia ni Manalo. Nag-challenge siya na kung may mabasa sa Biblia na Roman Catholic Church ay lilipat siya sa Roman Catholic Church. Pero nang binigyan ko ng Mateo 16:8 ng confraternity version, iniba ang usapan. Ba't ganyan sila kasinungaling? Well, actually, hindi na po ako magugulat diyan, Sister Cherry Sumanting. Kasi may benefit. Kung walang benefit, sigurado, at kung totoo ang kanyang pananaliksik na ang kanya ang concern lamang ay ang genuine na concern niya, kaluluwa niya, lilipat talaga yan sa totoong iglesia o sa totoong simbahan. Pero dahil merong benefit na makukuha, talagang magsisinungaling talaga yan, no? You challenge that member of INC ni Felix Manalo. Okay. Mas maganda yan. Shoutout din kay Junjun Platon. Nakasama po natin sa isa din sa lay collaborator ng Deliverance and Exorcism. Brother Junjun. Yan. Balikan natin si Sister Cherry, no? Okay. Yan. Ganyan talaga, sis, no? Yung mga ibang sekta. Lalo-talo na yung mga sulpot na mga tatag ni Felix Manalo, no, na pag nasukol na, no, hanap talaga ng paraan 'yan upang lumihis, no. I think makailang beses ko na rin itong na-share. Naalala ko tuloy na meron ako noong ka-working student ko rin, matalino siya. Then nagkaroon kami ng discussion kasi nalaman niya na nagbabasa ako ng Biblia. Napunta kami sa usapan patungkol sa mga imahe ng Katoliko. Paboritong topic ko pa naman yun, sacred images. Sabi niya, bawal, di ba bawal sa Biblia na magkaroon kayo ng mga imahen ng mga rebulto? Yeah, sabi ko, saan mo naman nakuhang chismis yan? Sino naman nagsabi sa yun yan? Okay. Eto, sabi niya,
sabi niya sa akin, Biblia daw ang kinuna nila ng basehan. Sabi ko, saan talata ng Biblia? Anong chapter, anong verse, anong book? Parang hindi niya pa kayang i-cite, kaya tinulungan ko siya. Sabi ko sa kanya, ito ba yung sinasabi mo? Exodus chapter 20 verse 4? Sabi niya, yan! Di ba, alam mo nga na bawal pala eh. Na-cite mo nga. Okay. So, pinag-usapan namin yung bagay na yon. Okay, itong Exodus chapter 20 verse 4, para sa iyo, bawal ang magkaroon ng mga imahen. Tama o hindi? Tama daw. Tanong, may Facebook ka ba? Oo, meron, sabi niya. Sabi ko, kunin mo na yung profile picture mo dun kasi image yun. Next question ko sa kanya, di ba naniniwala ka rin sa Genesis chapter 1, 26-7 that we are created in the image and likeness of God? Tao ay image and likeness ng Diyos? Ito yung follow-up question ko sa kanya. Saan ka ngayon nakaharap? Okay, kung nakaharap ka sa akin dahil ako ay image and likeness of God, tumalikod ka. Ngayon, kapag nakatalikod ka, saan ka naman nakaharap? Tao pa rin. O tumalikod ka ulit, saan ka nakaharap? Tao pa rin. Kahit saan ka pumunta, may tao ka makakita. So, ibig sabihin, huwag ka nang haharap kahit kanino. Saan ka? Sa lupa ka nalang titingin. Sa langit ka nalang titingin. Baka wawa ka niyan, no? Baka makabangga ka pa niyan kung pag... yan ang argumento. Okay. Ganyan talaga yung attitude nila sis Cherry, no? Kapag nasusukol, humahanap ng alibay yan, no? Lumiliko ng landas yan. Pero kapag alam nila, kabisado nila yung isang tao, let's say for example na, wala itong alam sa kapagiging katoliko niya, no? Okay lang to sa akin. Go on. Talagang pagsisikapan niya na mag-convince ka. Kaya nga, no, in our research and study, marami pong mga weak Catholic and that become Protestant. And many of those strong Protestant become a Catholic. Bakit po? Because they know the truth, no? Before, nasa half-truth lang sila. Pero kalaunan, dahil sila yung mga strong Protestant, naging whole-truth po ang katotohanan sa kanila. Yun po sana maging karakteristik po natin mga kapatid na maging mapagsure po tayo, na kailangan po talaga sa atin pong pamumuhay ay hindi po tayo dapat na nakarely lamang sa kung anong nakikita mo dyan, no? Nababasa mo dyan sa Biblia kasi mamamali ka talaga, no? Kasi ako dati, no, na misinterpret din ako dyan sa Exodus chapter 20 verse 4. At naalala ko tuloy at palagi ko itong naaalala ang sinabi po ni Father Vicente Janco o ni Father Itik, na dalawa ang pupuntahan ng taong nagbabasa ng Biblia without the guidance of the Holy Spirit. Una, sabi niya, mababaliw siya. Walang guidance ng Holy Spirit, basa lang ng basa, baliw. Okay, marami na nabaliw sa Biblia. Without the guidance of the Holy Spirit, basa lang ng basa. Mayroon nga tayong kakilala eh. Walang kain, walang tulog, tatlong araw, tatlong gabi, walang kain, walang tulog, paglabas, sugo na, nagtatagpan ng kanyang iglesia. Talagang mababaliw ka niya, no? Pangalawa, sabi ni Father Itik, na pwedeng opas posibilidad na pwedeng maging ng taong nagbabasa ng Biblia without the guidance of the Holy Spirit. Sabi niya, posible din na siya ay maging pastor. Yan. Marami naman talaga, no, na nagbasa-basa lang ng talata sa Biblia, no, in 2 to 3 months, hanggang 6 months, pastor na, no? Tapos parang mas maalam pa sila sa 12 years na nag-aral na mga pare, no? Grabe. Kung makapagbati ko, so ibig sabihin, di sila after sa salvation, kanilang soul, ano yan, pride o takot. Actually, sis, yun yung sinasabi ko po. May benefit kasi, no? Security po na kanilang iniisip po, Sister Cherry, hindi po yung security of their soul, but the security here on earth. Meron ako nakakita o nanotice din na mga possibility. First, posibleng may nakukuha sila o benefit doon sa kanilang simbahan. Second, baka natatakot sila na kapag sila ay bumalik sa totoong simbahan na tatag ng Panginoon Jesus Cristo, ang Catholic Church, ay baka sila ang balikan. Dalawa yan na sis, ha? Para hindi tayo maging one-sided, no? Para hindi po tayo maging biased. Dalawa yung nakikita nating rason dyan. May benefit siya o baka natatakot siya
na kapag lumipat siya sa totoong simbahan na tatag ng Panginoon Jesucristo, naku, baka i-persecute siya. No? Baka may death threat yan. Hindi natin alam. No? Baka may mga ganoong mga bagay na mangyayari. I told him to research for himself. Huwag yung tanggap lang kung ano ang isusubo sa kanila. Research nga. Yan. Tama yan, Sister Cherry Sumanting. No? Talaga, no? Tama yan. Yung pag-research talaga yung pinaka-importanting bagay na dapat natin gawin. Kailangan talaga magkaroon tayo ng mindset na mapagpanuri. Hindi po na palaging tanggap lang ng tanggap. Tama yan si Sister Cherry. At yun nga din po, no? Yung mga attitude po, no? Nakasanayan ng mga taga-Berea, no? During the mission of St. Paul ay they keep on searching, no? Sa ano nga ba yung katotohanan. Hindi po sila naka-rely na lamang sa kung ano yung itinuturo sa kanila. Bagkos po, bine-verify po nila ang mga itinuturo po ni St. Paul. Yan po ay mababasa din yan sa Acts of the Apostle, na yung mga taga-Berea po, mga kapatid, ay talagang mapagpanuri po sila. No? Hindi po sila utu-uto ng mga tao na kung ano yung sinasabi, ay yun na lang yung yun lang palagi ang tatanggapin. Yan. Kaya nga, maging mapagpanuri din po tayo, no, mga kapatid. Ito po, mga kapatid, muli ang inyong abang lingkod, Brother Mel A. Palma. At yan po, paki-follow nyo po yung katotohanan na pag-usapan, Brother Mel. At paki-subscribe nyo na rin po, please, ang atin pong YouTube channel, Katotohanay Ating Pag-usapan.